Dear Tita L, hello po and good evening sa inyo. Pakitawag na lang po ako sa alias na Shireen. Feeling ko ang babaw ng isi-share ko and ihihingi ko po ng advice, but still, I would like to ask your perspective on this, Tita L. Kasi, first time ko pong makipag-date and it turned out a turn-off for a first date. I am 26 years old na, Tita L, pero no boyfriend since birth and even ligaw, wala pa po. Until I met this guy na bago sa workplace namin. Dati po namin siyang freelancer na illustrator, pero ngayon, he's a regular employee na rin. Fast forward po sa nangyari, when he asked me to go on a date, ay, di na po ako nagpakabebe. Tita L, hindi na talaga ako nagpabebe. Pumayag na ako agad-agad. Then, I told him honestly na first time kong makikipag-date, so please bear with me sana. Sa plano namin, magkasama dapat kaming magsisimba, pero dumating siya, tapos na po ang mass. No apologies, no sorry, or anything. Tapos in between ng mga kwentuhan namin, ang dami niyang random comments na medyo distracting at di maganda sa pandinig ko actually. Like, nagkikwentuhan kami ng travel experiences namin, pati na yung mga gadgets that we own. Oh, yayamanin ka talaga! Iba talaga pag rich kid eh. At iba talaga. Yung mga ganyang atake, Tita L. When in fact, siya naman yung nagbibring up randomly ng topics, sumasagot at nagsishare lang ako. Alam ko naman na dapat sinabi ko sa kanya na di ako komportable sa mga sinasagot niya. Pero di kasi ako confrontational, Tita L. At hindi ko alam kung paano sasabihin nang hindi ako mamimisinterpret. Sabi nga ng kaibigan ko, baka choosy lang ako or mataas yung standards ko, which isn't bad naman daw. But no wonder na wala daw akong boyfriend or NBSB ako. Is my concern valid, Tita L, na hindi siya partner material? O maarte lang ako talaga and kailangan ko mag-adjust next time? Perhaps with a different guy. Many thanks in advance, Tita L, Shireen. Shireen. Okay. Alam mo, basing on your kwento, dito, lalong-lalo na dito sa part na sinabi mo na dapat magsisimba kayo, but he was late, and then you said that he kept on, you know, like, butting in sa inyong conversation kahit di ka pa tapos. Alam mo, parang sa ugali, no? In psychology, I think may ADHD yung nakadate mo. May ganyan din kasi ako. Parang yung ano niya, yung behavior niya, ADHD. Kasi sabi mo, di ba, dumating pero late na. Uy, pero marunong ako mag-sorry ah. Yan ah, ito kasi hindi daw nag-sorry or anything. But maybe he wasn't just aware of the time. I don't know ah, kasi some people with ADHD are like that. Okay? And then sabi mo nga, 'di ba, kahit nagkikwentuhan kayo, siya yung nagtatanong, tas magkikwento ka, bigla na lang siyang sasabat. Oh, wow, rich kid. Oh, wow. Yung mga ganun. Baka may ADHD siya. Pero you know, we're not psychologists and mga psychiatrists para you know, maisama siya sa, you know, as somebody with ADHD. Pero, yun nga, basing on your kwento, parang I feel that he has ADHD. Pero, sabi mo nga, tinatanong mo ko kung hindi ba siya partner material. Siguro kasi kanya-kanya tayo ng mga likes and dislikes in a guy or a girl. Hindi ba? So, if you feel that he's not your cup of tea, then just be friends with him. Diba? Malay mo, siya rin naman ganun na parang gusto lang niyang makipagkaibigan sa'yo kaya kanya in-ask out. Or maybe if he likes you pero hindi mo naman siya type talaga, di sabihin mong
I guess the first date didn't turn out well because I probably was expecting something more than yung naging first date natin. Explain mo rin na, kasi di ba usapan natin magsisimba tayo, bakit na-late ka? Tanungin mo lang, bakit na-late ka? Ano nangyari? Na-traffic ka ba? Help me try to understand what happened. Ayan. Sabihin mo yung magic word na yon para hindi ka mukhang nanunumbat, eh. O, di ba? Help me try to understand what happened. Bakit ikaw, ano na, nagbe-bless na si Father nang dumating. Bakit? Nung dumating ka, ang tugtog ay magpasalamat kayo sa Panginoon na. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Bakit yun na? Yung ano, recessional na eh, di ba? Tanungin mo lang siya. Sabihin mo, because I want to understand what happened. Ganun. Nasabihin mo rin na, alam mo, hindi ako confrontational. Kaya lang kasi nung nag-uusap tayo, parang na-off naman ako na, yun nga, may mga ganyan kang klaseng hirit. Kasi hindi ko alam kung you consider me as somebody close already, kaya ganyan ka na ba humirit? Baka kasi ganun eh, feeling niya, di ba, close na kayo, kaya ganun na siya humirit. Oh, taray, oh, wow. Di ba yung ganun? Baka kasi ganun. Pero Sherin, wag mong pilitin kung wala talagang nararamdaman. Di ba? For the sake na gusto mo lang magkaroon ng boyfriend at 28 years old, hindi yan tama. Pag ipinilit mo na, sige na nga, jowain ko na lang din to kasi grabe, 28 na ako, tapos wala pa akong boyfriend. Huwag naman ganon. Diba? Huwag ka naman sanang umuwi sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi nga, yung tipong juwan-juwa ka na ba? Darating din yan, huwag ka mag-alala. Don't pressure yourself in finding one. Because in time, meron naman sigurong darating. Marami naman dyan eh, at 28, walang jowa. Diba? Eh ano ngayon, kung wala kang jowa since birth, so? Diba? You're happy being single, so? Diba? Oh, bakit? Gusto mo bang matikman ang mga kanigahan ng isang relationship? Heartache, heartbreak, two timing. Oh, 'di ba? Minsan tatlo pa. Minsan ini-love scam ka pa. In love ka na, yung pala binubudol ka lang. Oh. 'Di ba? So wag natin pilitin kung talagang wala. Just remain friends, 'di ba? So 'yan. And sabi mo nga, kung hindi siya partner material, what is your tipo ng lalaki? Ano ba yung tipo ng lalaki mo? Eh di doon tayo. Diba? Doon tayo maghanap. And of course, paano mo rin siya mahahanap if you're not making yourself available? Hindi ba? Baka naman kasi sub-sub ka rin sa trabaho. Oh. Eh, wag mo na rin pangarapin na magkaroon ka ng jowa in the workplace because you know that's not advisable. If you're asking me, that's not advisable. You know why? Kasi pag nag-away kayo, apektado lahat. Apektado na trabaho mo, pag nagkasalubong pa kayo sa koridor, baka magdambahan kayo dahil mag-aaway kayo. O kaya naman, magdedenmahan kayo. Tapos pag nag-break pa kayo, sigurado isa sa inyo aalis sa kumpanya. Diba? Or magiging parang weird siya kapag ka you're still in the same company, pero nakahanap ng isa sa inyo ng iba. Eh, di mas masakit yun. So, mas okay na rin siguro na pinagtagpo kayo pero hindi kayo itinadhanang maging kayo. Diba, Sherin? Tsaka, kung hindi rin naman ikaw yung partner material niya, edi siya rin ang nawalan. Diba?